Kamusta mga katropa? Welcome sa channel na ito, ang Juan Kaisip TV. Ngayon ay pagkukwentuhan naman natin ang istorya ng Orange and Lemons. Ating pag-uusapan kung paano nabuo ang Orange and Lemons? Bakit nila ginawa ang kantang Pinoy Ako na sobrang sumikat ng husto, subalit siya ring sumubok ng matindi sa banda? Bakit sinasabing underrated sila? Bakit sila nabuwag? At nasaan na sila ngayon? Panuuri ng bidyong ito hanggang sa huli. Kung mahilig ka sa istorya ng mga sikat na banda sa Pilipinas, ay mag-subscribe ka na dito sa ating channel. Dito sa channel na ito, ay regular tayong nag-a-upload ng istorya ng mga sikat na banda sa Pilipinas. Paki-like na rin sana ang bidyong ito bilang suporta. At paki-comment ang alam mo tungkol sa Orange and Lemons na hindi ko na isama sa bidyong ito. At ngayon, huwag na nating patagalin, simulan na natin ang kwento. Noong taong 1990, sa Mariano Ponce High School sa Baliwag, Bulacan, ay nagkakilala ang dalawang high school students na sina Macoy Fundales at Clem Castro. Silang dalawa ang pangunahing miyembro ng bandang Orange and Lemons. Isang elementary school teacher ang ina ni Macoy, kung saan ay palaging binibilinan si Macoy, napapayagan siya sa pagbabanda, subalit huwag na huwag niyang papabayaan ang kanyang pag-aaral. Ginawa naman iyon ni Macoy, dahil consistent na honor student sa klase si Macoy. Dating teacher din ng mga bata ang mga magulang ni Clem. At ayon sa kanila, ay consistent honor student din si Clem, mula elementary hanggang high school. At scholar ng ito ay makagraduate. Kung kaya't nag-e-expect ang ina niya na magiging magaling na professor si Clem. Ang ama naman ni Clem ay isang guru ng rondalya. Palaging sumasama si Clem sa kanyang ama sa tuwing nagtuturo siya ng rondalya. Bata pa lamang si Clem ay mahilig na talaga siya sa musika. Noong college naman sila, ay magkaiba na ang eskwelahang pinasukan ni na Clem at Macoy, subalit noon nila binuo ang kanilang unang banda na kalaunan ay nag-disband din agad. Muli silang nagbuo ng bagong banda kasama ang mga kaibigan nila at ang banda ay tinawag nilang Orange and Lemons. Ang pangalan ng banda na Orange and Lemons ay inirekomenda sa kanila ng kanilang kabanda. At hindi nila alam na yun pala ay galing sa isang British nursery rhymes na Oranges and Lemons, at title ng isang album ng British band na XTC. Umalis ang kanilang original na drummer at bahista, kung kaya't ipinasok nila sa banda ang magkapatid na Ace at JM Del Mundo na nakilala nila sa isang bar sa Bulacan. At ito na nga ang lineup ng Orange and Lemons. Macoy Fundales bilang lead vocalist, rhythm and acoustic guitarist. Clem Castro, sa lead guitar at pangunahing taga-sulat ng kanta. JM Del Mundo sa bass. At si Ace Del Mundo naman sa drums. Ang The Beatles ang may pinakamalaking impluensya sa musika ng grupo. Ang banda ay ni-manage ni Bong Baluyot, na siyang bumili sa Club Dread noong 2013. Noong 1999, ay naggawa ng dalawang demo song ang banda, ang mga kantang Isang Gabi, at She's Living Home. Ang demo song ay ipinasa nila sa NU 107, nagustuhan naman agad ito ng NU, at pinatugtog ang kanta nila sa stasyon ng radyo nila. Pansamantalang nagpahinga ang banda noong taong 2000, at muli silang nabuo noong 2003. Sa pagkakataong ito, ay nag-full-time at nag-focus na talaga sila. At doon nga, ay gumawa na sila ng mga sarili nilang mga kanta. Muli nilang tinawagan si Bong Baluyot upang tulungan at may manage sila. Ang pag-record ng kanilang 10 mga bagong kanta ay inabot ng 3 araw dahil sa kakulangan nila sa pera. At matapos nilang ma-record ang mga bago nilang kanta, ay muling naghanap ng record label si Bong Baluyot para sa banda. Ang unang gig ng banda ay sa isang bar sa Makati City na ang tawag ay Where Else. Dito ay nakita at napanood sila ng isang taong nagpaplanong magbuo ng sarili niyang music label. Ang taong ito ay si Toti Dalmasyon. Agad na nagustuhan ni Toti Dalmasyon ang banda dahil sa husay nilang tumugtog at sa ganda ng mga kanta nila, kung kaya't ang Orange and Lemons ang gusto niyang maging flagship artist ng gagawin niyang bagong record label. Nailabas na nga nila ang kanilang kauna-unahang album noong December 3, 2003 na may pamagat na Love in the Land of Rubber Shoes and Dirty Ice Cream.
At kasama sa album na ito ang kantang Just Like a Splendid Love Song. Spending my days with you is like living in a world of fantasy. Naging number 1 agad ang kanta sa weekly countdown ng NU107. At ang Orange and Lemons ang tinanghal na Best New Artist noong 2004 sa taunang NU107 Rock Awards. Kapwa nila nominee sa award na ito ang Bamboo, Kwon, Six Cycle Mind, The Mongols, at Cambio. Subalit sila ang nagwagi. Dahil sa galing at tagumpay ng banda, ay nakuha at pumirma sila ng bagong kontrata sa isang mas malaking record label na Universal Records noong October 2004 para sa kanilang pangalawang album. Ginawa na nga nila ang kanilang pangalawang album at ito ay nailabas noong April 28, 2005. Ang pamagat ng album ay Strike Whilst the Iron is Hot. Kasama na sa album na ito ang mga kantang Hanggang Kailan, Umuwi Ka Na Baby, Ang Heaven Knows, This Angel Has Flown, at Lihim. Dito nga ay sumikat ng mabuti ang banda. Kung kaya't noong 2005, inalok sila ng ABS-CBN na gumawa ng isang jingle o theme song para sa kanilang bagong programa na Pinoy Big Brother. Sobrang naging interesado at na-excite sila sa paggawa ng kanta. Ito ang kanilang kauna-unahang commercial project. At ito na nga ang kantang, Pinoy Ako. Jonathan Manalo, isang songwriter, record producer, at kasalukuyang creative director ng ABS-CBN Music. Noong ibinigay naman daw sa kanila ni Jonathan Manalo yung kanta ay mayroon na itong melody, pero hindi nila ito ginamit, at sinabi niya na kung pwede pa ni Clem Castro na naglaan siya ng isang buong araw para maggawa ang melody ng kanta, at nadinig din ng tatay niya habang ginagawa ang kanta at sinabihan pa siya ng tatay niya na sisikat ang kantang ginagawa niya. Hindi nila sukat akalain na sisikat ng ganoon ang kanta. Hindi nila expected na magiging ganoon ang resulta na parang naging national anthem ang kantang Pinoy Ako. Noon nga ay naging sunod-sunod ang side projects ng banda at kabi-kabilang concerts. Kinuha ang banda upang gumawa ng kanta para sa isang shampoo advertisement, kaya nagawa nila ang kantang Abot Kamay. Kinuha din sila upang gumawa ng theme song ng isang pelikula na pinagbibidahan ni na Eddie Garcia, Dennis Trillo, Mark Harris at Jenilyn Mercado, ang Blue Moon. Noong June 2005, na-feature ang Orange and Lemons sa MTV Philippines sa kanilang segment na Rising Star. At noong March 2006, sila ay kinilala sa segment na Local Artist of the Month. Kinuha din sila upang mag-ambag ng isang kanta para sa Eraserheads tribute album na Ultra Electromagnetic Jam, The Music of the Eraserheads. Kinober nila ang kanta ng Eraserheads na Huwag Kang Matakot. Kinilala rin ang Orange and Lemons bilang Artist of the Year sa 2005 NU107 Rock Awards. Noong 2006, kinuha din sila upang mag-ambag ng isang kanta para sa tribute album ng Apo Hiking Society, ang Kami Na Po Muna. Kinober nila ang kanta ng Apo na Yakap sa Dilim. Noong December 2006, muli silang nag-cover ng isa pang kanta ng Apo na siyang ginamit ng ABS-CBN para sa kanilang Christmas Station ID, ang kantang Tuloy na Tuloy pa rin ang Pasko. Sa
Dagdag pa rito, ang banda ay nagbuo rin ng isang kanta para sa Unilever Philippines at ginamit ito para sa isa pang advertisement ng shampoo, ang kantang Let Me. Patuloy na sumikat ang banda, at pati na rin ang kanilang kantang Pinoy Ako. Subalit ito ay nabahira ng intriga ng marami ang magsabi na ang kanta ay kinopya lamang nila mula sa kantang Chandeliers ng bandang Care. Kung kaya't samot-saring batikos ang inabot ng bandang Orange and Lemons. Kino-consider ng banda na sila ay bandang gumagawa ng mga orihinal na kanta, kung kaya labis silang nasasaktan sa tuwing inaakusahan sila na nangongopya lamang sila. Ang kantang Pinoy Ako ay sobrang naging sikat, at dahil dito, sobrang daming concerts at commercial project ang dumating sa kanila, na siyang naging dahilan upang magulo sila sa kung sino talaga sila bilang banda, na siyang naging isa sa malaking dahilan kaya nabuwag ang grupo. Sinabi ni Clem na muntik na niyang pagsisihan ang project na iyon. Subalit sinabi din niya na hindi na niya pinagsisisihan ngayon, dahil parte iyon ng experience na naranasan niya. At marami siyang natutunan doon at bahagi na iyon ng kung ano siya ngayon. Simula noon ay tinanggihan na nila ang mga commercial projects. Ayaw na talaga ng banda na pinag-uusapan ang isyo tungkol sa kantang Pinoy Ako, at talagang sa tuwing mababanggit ang kanta, ay umiiwas talaga sila. Noong June 8, 2007, inilabas ng Universal Records ang kanilang ikatlong album na pinamagatang Moon Lane Gardens. Ang unang single sa album na ito ay ang kantang, Ang Katulad Mong Walang Katulad. Nanalo ang album nilang Moon Lane Gardens bilang Album of the Year noong 2007 NU Rock Awards. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat, noong mga panahong iyon, isang taon bago pa man mailabas ang album, ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat sa pagitan ng mga miyembro ng grupo. Naramdaman na nila yung pressure sa loob ng banda. Sinabi ni McCoy na nawala na daw ang democracy sa banda, o sa madaling sabi ay may isang tao sa grupo nila, na kapag may sinabi sa kanila, kailangan ay gawin na lang nila, at hindi sila pwedeng tumanggi. Kung kaya't dito na siya nawala ng gana. Masakit iyon lalo na at magkakabarkada naman sila dati. Tapos ay bigla na lang silang sasabihan kung ano ang dapat nilang gawin, na sa unang tatlong taon naman ang pagsasama nila bilang banda ay hindi naman ganoon. Doon ay lumaki na nga nang lumaki ang issue. Hindi naman dumating sa punto na nagsuntukan sila, subalit, lumalim. Isang araw, may pinapirmahan sa kanila na disband na nga sila. Ang nagpapirma pa sa kanila ay yung mismong kabanda nila, na siya ring sumulat ng kontrata. Kung kaya't si McCoy, ang dalawang iba pang miyembro ng banda, at ang manager nila ay pumirma na lamang upang matapos na ang issue. Kasama din sa agreement na pinirmahan nila, ay nagsasabing, walang isa man sa kanila ang pwedeng gumamit ng pangalang Orange and Lemons. Sinabi ni McCoy na nanghihinayang siya sa banda dahil talagang marami pa sana silang plano at talagang malaki pa ang potensyal ng banda. Subalit sa personal level, pakiramdam naman niya ay nakalaya na siya. Nawala na yung araw-araw na toxic sila. Nawala na yung stress, dahil sa friction sa banda, kung saan sa tuwing may gig sila, magkakasama nga sila sa isang kwarto ng hotel, malayo sa mga pamilya nila, subalit hindi naman sila nagkikibuan pare-pareho. Matapos mabuwag ng Orange and Lemons, si Clem Castro ay muling nagbuo ng bagong banda, kinuha niya ang dati nilang kabanda sa Orange and Lemons na si Los Santiago. Habang ang 13 miyembro na sina McCoy, at ang magkapatid na JM at Ace Del Mundo ay bumuo ng bagong banda na tinawag nilang Kenyo, mula sa salitang, Bulakenyo. Noong 2017, o makalipas ang 10 taon, muli nilang binuhay ang Orange and Lemons, subalit sa pagkakataong ito, ang magkakasama na lamang ay sina Clem Castro, at ang magkapatid na JM at Ace Del Mundo, hindi na nila kasama ang dating lead vocalist nila na si McCoy Fundales. At noong 2022, naglabas muli ng bagong album ang banda na may pamagat na La Bulakenya. Ang mga kanta ng Orange and Lemons ay masasabi na nating timeless, dahil hanggang sa ngayon, makalipas ang 20 dekada, ay patuloy pa rin pinapatugtog sa radyo at kinakanta ng paulit-ulit sa mga videoke ang mga kanta nila. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi nila kasama si McCoy,
umaasa tayo na muli silang magkakasama-sama at anumang hidwaan ang nangyari sa kanila, ay hihilumin ang panahon. Sa mga tagahanga ng Orange and Lemons, paki-comment na lang din sana, ang alam mo tungkol sa istorya ng Orange and Lemons, na hindi ko na isama sa bidyong ito. Sana ay nagustuhan mo ang bidyong ito tungkol sa Orange and Lemons. At dyan na nga matatapos ang video nating ito mga katropa. At muli, ako si Juan Caisip. Kung mahilig ka sa istorya ng mga sikat na banda sa Pilipinas, ay mag-subscribe ka na dito sa ating channel. Dito sa channel na ito, ay regular tayong nag-upload ng kasaysayan ng mga sikat na banda sa Pilipinas. Hanggang sa muli, salamat!